Manggalak tayong lahat. Si Hesukristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyo inyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Araw po ng Miyerkules, sa ikawalong araw, sa ating pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay, isama po natin ang ating mga natatanging kahilingan, lalong-lalo na ang kahilingan para sa kaluluwa ni Pilirma Maligaya sa kanyang anibersaryo ng kamatayan. Upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapuri. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan. Sa
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami pinaliligaya mo taon-taon sa pagdiriwang sa Pasko ng pagkabuhay ng Panginoon naming mahal. Ipagkaloob mong ang pagdiriwang namin dito sa lupang ibabaw ay magpagindapat na kami ay sumapit sa ligayang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Minsan, ikatlo ng hapon, oras ng pananalangin, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. Sa malapit sa tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking ipinanganak na lumpo. Dinadala siya roon araw-araw upang magpalimos. Nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y nanghingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabihan na Pedro, "Tumingin ka sa amin." Tumingin nga siya sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, subalit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa ngalan na Hesukristong taga-Nazaret, lumakad ka." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinindig. Pagdakay lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Ito'y napalukso at nagsimulang lumakad. Palukso-lukso siya't pumasok sa templo kasama nila at masayang nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y lumalakad at nagpupuri sa Diyos. Nang gilalas sila na makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupo sa pintuang maganda ng templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa'y dapat ipaalam. Siya ay purihin suubin ng awit ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Sa lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin at ang Kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kanyang harapan. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na Kanyang hinirang. Ang Panginoon Diyos ay ang Panginoon, Siya ang ating Diyos. Sa Kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong Kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham. At may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Diyos ay dapat parangalan ng banal niyang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia.
purihin ang manunubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazareth. "Isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain, mga anghel na nagsabing, buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila, ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa isinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit siya'y pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin, anila, sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos, saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus, subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon din, tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Naratnan nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon at isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan. At kung paano nila siya nakilala,
nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mapagpalang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Ang dalawang alagad patungong Emmaus, taglay-taglay ang pagkalito, kalumbayan, lungkot at kabiguan dahil ang kanilang inaasahang guro ay hindi nila mapaniwalaan kung ano ang sinapit. Dahil nakita nila sa kanilang mga mata na ito'y ipinako sa krus na matay, subalit mayroong usap-usap na siya'y nawawala, hindi natagpuan sa kanyang libingan, hindi nila mapaniwalaan kung ano talaga ang nangyari. Kaya bigong-bigo ang dalawa, kaya sila'y uuwi na lamang sa kanilang pinanggalingan. Sabi sa ating Ebanghelyo, 11 kilometro ang layo ng Emmaus na kanilang tutunguhin mula sa Jerusalem na kanilang lalakbayin lamang. At kung titingnan daw po natin ang mapa, kung saang direksyon papunta ang Emmaus, papunta itong kanluran. Samantalang kung ikaw naman ay pabalik papuntang Jerusalem, ito'y papunta ng silangan. Sa kwentong ito'y pwede nating sabihin na mayroong gustong ipahiwati ang ating Panginoon sa mensahe ng kwento ng dalawang alagad na naglalakbay patungong Emmaus. Malaki ang posibilidad na tayo'y makakapasok sa kwentong ito. Sinadyang hindi pangalanan ayon sa ibang eksperto sa banal na kasulatan ang isang alagad. Ang isa ay tinatawag na Cleopas, subalit ang isa ay hindi pinangalanan. Kaya parang sinasabing, the second disciple represent any one of us on this journey we called life. Na pwedeng isa man sa atin ay kasama noong alagad dahil mayroong problema, mayroong sakit marahil ang ating mga mahal sa buhay, mayroong calamities, mayroong disaster, na parang bigong-bigo, litong-lito kung ano ang gagawin. Nagtatanong tayo sa Diyos, bakit nangyayari ito sa akin? Bakit nangyayari ito sa amin? Kagaya ng dalawang disipulong ito. Ikalawang pwede nating mapagnilayan sa narative ng ating Ebanghelyo ngayon, kabuuan at pagpapakilala ang narative na ito ng ating banal na misa. Kung mapapansin niyo po, hindi nga nila nakilala muna ang ating Panginoon, subalit pinagpaliwanagan sila sa banal na kasulatan. Ang sabi nga po dito'y mula sa mga sulat ni Moises hanggang sa mga sulat ng mga propeta. Ano ang sagot ng ating Panginoon nung hindi nila nauunawaan? Kay hahangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan? At sinabi dito'y pinaliwanag niya kung ano ang ibig sabihin at kung ano ang gagampanan ng ating Panginoon bilang Mesiyas na kanilang pinagkakalumbayan ngayon at pinagkakalituhan dahil hindi nila maintindihan
Dahil sa kanilang pananampalataya, ang sabi nga nila'y, siya pa naman ang aming inaasahang magtatanggol sa amin at magbibigay ng kaligtasan. Kaya, may imagine natin, kitang-kita natin ang kabiguan ng dalawang ito. At kung titingnan po natin ang banal na misa, pinangungunahan ng unang parte ng Liturgy of the Word. Kagaya po nito, simula kanina, nagkaroon tayo ng pagbasa, salmong tugunan, at pagkatapos ebanghelyo, at ngayon ay pagpapaliwanag ng ebanghelyo at ng mga pagbasa. Ito ang tinatawag ng parte ng ating banal na misa ng Liturgy of the Word. At susundan po ito ng Liturgy of the Eucharist, na kung saan isinunod naman iyon sa ating narrative, sa ating ebanghelyo ngayon, nung pagpirapirasuhin ng ating Panginoon ang tinapay, na doon na po nila nakilala ang ating Panginoon. Kapansin-pansin ang apat na gestures ng ating Panginoon. Ang sabi po dito ay, kinuha niya ang tinapay at nagpasalamat. Ibig sabihin yung blessing, yung prayer. At pagkatapos ay pinaghati-hati at pagkatapos ay ibinigay sa mga alagad. Ito yung apat na aksyon na ginagawa ng ating Panginoon during banal na misa. Na kung saan ay ito rin ang ginagawa ng pari kung sino man ang nagmimisa. Fourfold action of the Eucharist na parang ipinahihiwatig yung kabuuan ng Eucharistia. O sabihin natin, inihahanda ang dalawang alagad na ito para sa Eucharistia na ipapaalala ng ating Panginoon na kanyang ginampanan noong huling hapunan noong Huwebes Santo. Ano? Kaya presente po ang dalawang parte ng banal na misa sa ating narrative ngayon, sa ating ebanghelyo. Nandyan ang Liturgy of the Word, ang pagpapaliwanag ng ating Panginoon mula sa kasulatan ni Moises hanggang sa mga propeta, at nandyan din po ang Liturgy of the Eucharist na kung saan pinaghati-hati niya ang tinapay at ibinigay sa kanila, na kung saan doon nga po siya nakilala ng dalawang alagad. Kanina pinag-uusapan natin ang direksyon ng papuntang Emmaus, papuntang kanluran, at papuntang Jerusalem naman ay direksyon patungong silangan. Tingnan niyo po ang gesture din ng dalawang alagad nang makilala nila ang Panginoon, na kung saan direksyon patungong kanluran ay kamatayan, ang direksyon patungong silangan ay pagkabuhay. Nang makilala nila ang Panginoon, tinungo nila ang direksyon patungo sa pagkabuhay. Iiwanan nila ngayon ang direksyon patungo sa kamatayan dahil sila mismo nakasaksi na totoong muling nabuhay ang ating Panginoon. Kaya nga ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa ating ebanghelyo, naway anuman ang ating pagdaan ng mga problema, sufferings, pain in life, hindi po tayo iniiwan ng Diyos. Kagaya ng dalawang disipulo, lungkot na lungkot, bigong-bigo, at babalik na lang sa kanilang pinanggalingan dahil ang kanilang inaasahan ay namatay na. Bagamat mayroong usap-usapan na siya'y muling nabuhay, subalit napakahirap paniwalaan. Subalit, nang kanilang masaksihan na totoo ang lahat, muli silang magsisilbi, muli silang maglilingkod, at ipagpapatuloy nila kung ano ang kanilang nasimulan ngayon sa Jesus na muling nabuhay na nagbibigay na sa kanila ng kalakasan. Amen. Para sa mag-aandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Alleluia.
magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Nagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahaing sumasagip sa sandibutan at kasihan mong papakinabangin ang buo naming katauhan sa iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay namin ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon. Sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami
na tubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Pilirma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mamubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sa lupa para ng salamin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumaiin niyong lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasala na ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus na muling nabuhay, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y iniyaila, pamaskong maamundo pa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wakas.
Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, lagi tapat kailanman. Si Kristo'y inihaina, Pamaskong maamunto pa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wakas. Alleluia. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng mga tatanda at may sakit na pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang taga-Israel, bayang sabit kanila'y iayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y kung maamunto pa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista, bago't wagas. Tayo po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ay gawin mong mga bagong nilalang pakundangan sa pagtanggap namin sa sakramentong banal ng iyong anak na tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay.
sa mabuting balita ng pagliligtas. Turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang paglakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ngayon pong Sabado, ika-aning ng Abril, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na ikalima ng umaga. Nasisimula natin sa harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bindisyon sa iyong sambayanan na nasa iyong harapan ngayon, kasama ang kanilang mga gamit sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng iyong mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo,
kapara nung sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa unang-una ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Hallelujah.